Today we will discuss about percentage base and rate, no? I have here an example of 5%, 2,100. Okay. So example, magbebenta ako ng cellphone, no? 2,000 pesos. So ipapabenta ko sa Celerio. Okay. Benta mo tong 2,000 pesos. Meron kang 5% diyan. Okay, may 5% ka diyan. So kapag nabenta mo yung cellphone na worth 2,000 pesos, meron kang 100 pesos. Okay? Yung ito, sa tatlong to, 5%, 2,000, tsaka 100, i-identify natin kung alin dito yung percentage, rate, at tsaka yung base. Okay? Percentage, base, at tsaka rate. Okay, tandaan natin kapag percentage, okay, hindi siya yung may percent sign. Okay? Okay? Pag tandaan nito, ito yung clue natin dyan. Kapag may percent sign, ito yung rate. Ito yung rate. Tandaan nyo, rate kapag merong percent sign. Itong 2,000 na to, ito yung base, kabuuan. Okay, kabuuan. Itong 100, ito yung percentage. Okay? Kasi maraming nalilito rito eh. Nilalagay nilang percentage, itong 5% kasi nandito yung percent sign. Hindi po. Tandaan nyo, yung may rate, alin? Yung may rate, yun yung may percent sign. Okay? How do we compute the percentage, base, and rate? Simply as, ganito lang yan. Para magic triangle, o naka-triangle tayo. Triangle yan. Pag nawawala si P, si percentage, mumultiply natin itong dalawa. Okay? Base times rate. Okay? Base times rate. Pag nawawala naman si B, di-divide natin si P divided by R. Pag pababa, divide. P, percentage divided by rate. Okay? Pag nawawala naman si rate, we're going to multiply, divide percentage divided by base. Okay? Ang clue natin dyan, kapag nawawala si P, percentage, multiply. Pag ito ang nawawalan dalawa, divide. Okay? At let us take this problem solving, no? Okay, example. Nagbenta ko ng 2,000 pesos worth na cellphone. Okay, Celerio, ito, benta mo 2,000. Percentage, binigyan kita ng 100. O, sa'yo yung commission na 100 pesos. So, ang tanong, ilang percent ang napunta sa'yo? Knowing na alam na natin yung 5%. So, nawawala si rate. Nawawala si rate, i-divide natin si percentage divided by base. Si percentage, 100. Diba? So, 100 divided by 100 divided by 2,000. So, ang magiging sagot niyan ay 0.05. Diba? So, 0.05. Since ito ay naka-decimal siya, so i-convert natin siya into percent. Alam na natin, kapag nag-convert tayo ng decimal into percent, we just move to dalawang beses papunta sa right. So, 1, yung decimal na to, mapupunta sa right, dalawang beses, 1, 2. So, magiging 5 na lang siya. Then, ilalagay natin yung percent sign. No? Lalagay natin yung percent sign. So, 5%. Hanapin natin isang base. Okay, base. Same example tayo, pero nawawala si base. Hindi natin alam. So, binigyan kita ng 100 pesos. O, ito yung 5% mo. So, hindi natin alam magkano na ibenta. No? Magkano na ibenta yung cellphone. Okay? So, si base ang nawawala, ang gagawin natin, itong base ang nawawala. Ito, ito nawawala. So, divide tayo P divided by R. Si P is 100. Divided by R, what is rate? Si rate. So, tandaan nyo, kapag nagko-compute tayo ng rate, hindi lagi dapat 5%. Dapat lagi siyang nakadecimal. Okay, nakadecimal.
So etong 5% na to, i-convert muna natin siya into decimal. So move natin pa left ng dalawang beses, isa, dalawa. So magiging 0.05. Okay, 0.05 dito siya pala. 0.05. Yan. So 100 divided by 0.05. I have your calculator para mas mabilis tayo, no? 100, no? 100 divided by 0.05. Yan. Lumabas ay 2,000. So, ganun ang pag-compute. Pag-compute, gagawin lang natin. Ito lang PBR. P taas, BR. Parang triangle siya, no? Para mas madali nating makuha yung formula. Oh, so, 100 divided by 0.05 is 2,000. Nakuha na natin. We will discuss in finding the percentage. Percentage is 100. So, may 2,000 tayo. Benta mo tong cellphone, meron kang 5% na commission. So, magkano? Percentage, ito yung nawawala. Mumultiply natin itong B times R. Si B is 2,000. Okay? 2,000 times, excuse me, times P times R. Rate, 5%. So, tandaan natin, ulitin ko, itong rate na to, hindi ka pwedeng mag-multiply. Ha? Hindi ka pwedeng mag-multiply ng ito ay naka-percent. Dapat naka-decimal siya lagi. 0.05. So, compute natin. 2,000 times 0.05. 100. Ayun, kuha natin. 100. So, kuha na natin. Yan. So, yan yung lesson natin in one week. Kasi, ito ay may mga tricky question na may mga 125%. No? Kasi itong topic na to ay magagamit natin pag nag-compute tayo ng commission at saka discount. No? Kailangan nyo mula mamaster yung P, B, at saka R. Okay? Good luck.